Okay, isa-isahin ko. Naging basurero ako. Naging janitor. Naging taga-ihaw, taga-grill ng mga hotdog, burgers, taga-luto ng fries. Ano pa ba? Naging merchandiser din ako. And so on. Nililinisan na as a part-time ko, talaga nililinis mo lahat yung kusina, washroom, yung kubeta na ang dumi-dumi kasi mga pana yung may-ari. Tapos lilinisin mo lahat yung mga pinagkainan nila and so on. So naging basurero, naging janitor ako dito. Tapos naging merchandiser din tayo. Nagtrabaho tayo sa isang sikat na grocery store dito sa Canada na mayroon akong hindi makakalimutan na karanasan na parang down ako sa sarili ko. Is do you know how to follow instruction? Do you understand English? Yun ang sabi sa akin. So parang na-down ako sa sarili ko. I go, wow, this is ridiculous. Parang bakit ganon? So parang na-down ako sa sarili ko. Tapos may naging trabaho rin ako na sa isang restaurant. Overnight yun. Ang di ko makakalimutan, na hold up kami. 2:30 in the morning. Tapos may pumasok na puti. Mga 6'4 yung height. Tinutukan kami ng syringe. Tapos pialabas yung cash. Nasa ano ko, sa frying station ako. Parang gusto ko nang buhusan ng kumukulong mantika. Pero iniisip ko, wag. Kasi bago pa lang tayo sa Canada. And then, ginawa namin ng aking supervisor. So, we ran towards the basement. Tapos, panik uli kami. Doon sa street naman sa downtown. Nag-change kami uniform. Kinubad ko uniform ko. 2:30 in the morning. Tapos, tawag ako ng 911. Tapos, balik kami sa store. Then, in-interview pa kami ng reporter about what happened. So, dito pala, pag ganyan may mga hold-upan, bigay mo lang yung pera. Don't be a superhero, yun ang sabi sa amin. Then the next day, na-arrest naman yung ng hold up sa amin. So yun yung mga experience na hindi natin makakalimutan. So kinukwento ko tong journey natin na to, hindi para magpaawa, but to inspire people na gustong magpunta dito sa napakagandang bansa na Canada. Kasi iba rito, bago, medyo na ihinaan na ng loob. Kasi syempre, iniisip nila ang ganda ng trabaho sa Pilipinas. Tapos, pagdating dito, they are back to scratch. Na parang, they are not motivated. Na parang, engineer ako sa Pilipinas, tapos maglilinis ako. Parang, may mga ganong mentality. Whether aminin natin o hindi, that is the same mentality na naramdaman ko when I... back in 2013 nung pagdating. Hi guys, welcome to our vlog again. New vlog, new ideas. New video na pwedeng maka-inspire sa inyo kung kayo ay nagnanais na makarating, makapunta, makapagtrabaho at mamuhay dito sa bansang Canada kasama ang inyong familia or family. Yan. So alam naman natin na maraming bagay na dapat i-consider kapag pupunta ka rito sa Canada. Una, of course, yung pamilya na iiwanan mo pansamantala. Number two, ito, mahal talaga yung proseso ng pagpunta rito sa Canada. So number two is money. And then number three is yung career na iiwanan mo sa Pilipinas. Kasi alam naman natin, sabi ko nga, when it comes to educational qualification, mataas talaga yung requirements dito sa Canada. So maraming nagpupunta rito, ang kailang career sa Pilipinas, meron dyan na doktor, engineer, professor, instructors, physical therapist, may artista pa nga, and so on. And do not expect na pagdating mo dito, and I know, alam naman ng majority yan, na pagdating mo dito, yung trabaho na iniwan mo sa Pilipinas, or yung career na iniwan mo sa Pilipinas,
eh hindi mo makukuha agad as you landed to Canada. It will take time kasi pagdating dito, syempre ang gagawin mo muna is magtrabaho, mag-ipon ng pera, kumita ng pera para masustain yung mga bills, yung mga bayarin na nandito sa Canada. And then, kapag naka-establish ka na, it's up to you. How will you change your career or balikan yung career na iniwan mo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaral mo dito sa Canada. So, yun. So, may napanood ako na vlog sa aking pinafollow sa YouTube. In-interview niya isang Pilipino na dating doktor sa Pilipinas at Saudi. And then, ang tanong niya is, eto, mayroon ka bang regret or pagsisisi na iniwan mo yung career mo bilang isang doktor at magtrabaho dito sa Canada bilang isang Uber driver? Ayan. So, ang galing na sagot ni Doc. Ayan. Napakaganda. I was inspired. So, ginawa ko itong video ito. Ayan. So, yung... Kung akong tatanungin nyo kung may regret ba ako or may kaunting pagsisisi na iniwan ko yung career ko sa Pilipinas bilang isang public school teacher at nagtrabaho dito sa Canada. Napaka-challenging at ang daming mga hamo ng buhay na nararanasan dito. Okay. Share ko sa inyo yung naging trabaho ko dito nung bagong dating ako sa Canada. Alam nyo ba na nung syempre pagbago ka dito sa Canada, ang kailangan mo dito is ano eh, survival mode. Survival mode ka muna. You are not thinking of your career first. Kasi dito maraming bills na lumalakad. So, ang kailangan mo dito kumita para pambayad ng mga bills, pambayad sa mga nagastos mo na galing sa Pilipinas. So, alam niyo ba yung mga naging trabaho, ko dito nung bagong dating ako? Okay, isa-isahin ko. Naging basurero ako. Naging janitor. Naging taga-ihaw, taga-grill ng mga hotdog, burgers, taga-luto ng fries. Ano pa ba? Naging merchandiser din ako. And so on. Okay. Alam niyo yung ginagawa, bakit ko sinabi naging basurero ako dito? Nagtatanggal ako ng mga basura, ng mga opisina sa mga building dito sa downtown Toronto. Ginawa ko yun for 2 years. Kahit na may snow sa labas dyan, magbabasura ka. After makuha yung mga basura sa loob ng opisina. So naging basurero ako dito. Naging janitor din ako dito. Kasi may isang parang store ako nililinisan na as a part-time ko. Talaga nililinis mo lahat yung kusina, washroom, yung kubeta na ang dumi-dumi kasi mga pana yung may-ari. Tapos lilinisin mo lahat yung mga pinagkainan nila and so on. So naging basurero, naging janitor ako dito. Tapos naging merchandiser din tayo. Nagtrabaho tayo sa isang sikat na grocery store dito sa Canada na mayroon akong hindi makakalimutan na karanasan na parang down na down ako sa sarili ko. Na kasi syempre parang ano siya French speaking, tapos medyo hirap intindihin yung sinasabi. And then ang sabi sa akin is do you know how to follow instruction? Do you understand English? Yun ang sabi sa akin. So parang na-down ako sa sarili ko. Like, wow, this is ridiculous. Parang bakit ganon? So parang na-down ako sa sarili ko. Tapos, may naging trabaho rin ako na sa isang restaurant. Overnight yun. Ang di ko makakalimutan, na-hold up kami. 2:30 in the morning. Tapos may pumasok na puti. Mga 6'4 yung height. Tinutukan kami ng syringe. Tapos, pialabas yung cash. Nasa ano ko, sa frying station ako. Parang gusto ko ng buhusan ng kumukulong mantika.
Pero iniisip ko, huwag. Kasi bago pa lang tayo sa Canada. And then, ginawa namin ng aking supervisor. So, we ran towards the basement. Tapos, panik uli kami. Doon sa street naman sa downtown. Nag-change kami uniform. Inubad ko uniform ko. 2:30 in the morning. Tapos, tawag ako ng 911. Tapos, balik kami sa store. Then, in-interview pa kami ng reporter about what happened. So, dito pala, pag ganyan may mga hold-upan, bigay mo lang yung pera. Don't be a superhero, yun ang sabi sa amin. Then, the next day, na-arrest naman yung ng hold-up sa amin. So, yun yung mga experience na hindi natin makakalimutan. So, kinukwento ko itong journey natin na to. Hindi para magpaawa, but to inspire people na gustong magpunta dito sa napakagandang bansa na Canada. Kasi iba rito, bago medyo na ihinaan na ng loob. Kasi syempre iniisip nila ang ganda ng trabaho sa Pilipinas. Tapos pagdating dito, they are back to scratch. Na parang they are not motivated. Na parang, engineer ako sa Pilipinas tapos maglilinis ako. Parang may mga ganong mentality. Whether aminin natin o hindi, that is the same mentality na naramdaman ko when I back in 2013 nung pagdating ko back in 2013 nung pagdating ko dito, na parang maganda na yung trabaho ko sa Pilipinas. I work in the government, tapos ganito maglilinis ka ng kubeta ng kung sino-sino, magiging basurero ka. Yun yung mentality ko noona. Pero after 2 years, and then na-embrace ko na yung buhay sa Canada. Ay, kumikita na ng malaki. Ang laki ng kitang dolyar. Tapos nakakatulong ka ng mas malaki sa pamilya mo. Sa Pilipinas at pamilya mo dito. So, tapos, ang natutunan ko rin, magre-reklamo, huwag kang masyadong maselan sa trabaho dito. Yung mga trabaho na pinagdaanan natin dito, yung pagbabasura, bilang basurero, janitor, nag-iihaw pa tayo ng hotdog, sausage sa mga event during summer, sa outdoor activities. Proud tayo dun. Kasi dun tayo naging mas malakas bilang isang individual. Dun tayo naging ano tawag dito? Mas matibay bilang isang mamamayan dito sa Toronto, Canada. At isa pa rito, pag napunta ka dito, kahit anong trabaho mo, parang pare-parehas lang kayo eh. Kasi at the end of the day, ang titingnan mo lang dito, yung laman ng bulsa mo, hindi yung trabaho mo. Tsaka kita nyo kung ano yung nakakain ng mayaman dito, kahit ikaw isang normal na manggagawa, kaya mong kainin din, kahit mamahaling restaurant pa yan. That is the difference dito, tsaka sa Pilipinas. Kaya sa mga bago dito na medyo hindi motivated sa simula, that's only for the start. And it's up to you, paano babaguhin yung career mo dito after you already established here in Canada. One at a time lang. O ngayon, ang tanong, may regret daw ba ako na iniwan ko yung career ko bilang public school teacher sa Pinas at naranasan ko yung mga trabaho na binanggit ko kanina? Wala po akong regret. Ayan. 100% I love Canada. Magandang mamuhay dito. Especially pag magsisettle kayo ng pamilya mo. Yung safety, tsaka yung work, marami dito. Tsaka yung benefits sa gobyerno. Hindi ko naiisa-isa yun. Napakarami for the kids, for your family. Pag nag-retire ka. So, all in all, Canada is one of the best place to stay kung gusto mo talaga mag-settle dito sa bansang to. Yung working place hanggang sa retirement, best place for me. So kung sabi ko nga, kung may regret ba, wala akong regret sa pagpunta rito. 100% I love Canada. And may nagtanong din, bakit hindi ko binalikan yung career ko bilang teacher dito sa Canada? Actually, nag-try na ako. Nagpunta na ako sa Ontario College of Teachers. Pero, naipasok na rin mga papel. Pero maraming
challenges, especially na kapag ikaw ay breadwinner. Kasi dito, pagka balik ka sa pagtuturo, mag-aaral ka muna, tapos pag nakapagtapos ka, hindi ka naman agad makakuha ang full-time. Kagawin na, magbo-volunteer ka muna, so walang sweldo, hindi mag-work sa akin. Sunod, magkusupply teacher ka once a week, so hindi na mag-work sa akin. Then after supply teacher, magpa-part-time ka, so hindi rin siya mag-work sa akin. And after part-time, saka pala magku-full-time. So it will take a lot of years na hindi mag-work sa akin at sa amin bilang mga breadwinner ng pamilya. And ang isa pang ano rito is yung language. Mas prepare talaga nila yung mga dito lumaki, dito pinanganak. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi nakukuha yung mga immigrant. Marami rin, pero mas preferred talaga nila. Let's accept the reality. Plus, ang dami nagre-retire dito na bumabalik uli sa profession ng pagtuturo. So, another disadvantage for us. So, yun lang. I hope marami kayong natutunan sa vlog ko ngayon. As sa mga nagnanais na magtrabaho, manirahan, tingin ko maganda sa Canada. At yung mga naging trabaho ko noon, naging janitor, basurero, tagalinis ng kubeta, merchandiser, naging boy din tayo, and so on. Hindi natin kinakahiya yan. We are proud of it. Marami tayong natulungan yan. And tandaan nyo, kahit ano may trabaho nyo rito, blue collar job, white collar job, basta wala kayo naapakan na tao, marami kayo natutulungan, maayos yung trabaho, go for it. Go for it. Tagahugas man niya. Ah, ano pa pala? May isa pala akong naging trabaho. Ito. Tagahugas tayo ng pinggan. Nag-dishwasher din tayo dito. Yan. Sa isang dishwasher and helper at the same time sa isang Italian restaurant sa downtown. Ayan, nagtrabaho din tayo yan, tagahugas ng plato. Nagpatwash din tayo. So, yung mga trabaho yun, naging basurero, tagahugas ng plato or dishwasher, ano pa ba? Basurero, janitor, nagtrabaho rin tayo sa mula sa janitor, dishwasher, yun yung mga trabaho na parang susuko ka na sa simula. Lalo pag nakita man daing platong hugas na mga pot na malalaki. Yun yung mga, tapos mag-release ka ng ano, ng washroom na madumi, na kung sino-sinong gumamit. Tapos magbabasura ka kahit winter sa labas. Yun yung mga trabaho na susubok talaga sa tatag mo bilang isang professional sa Pilipinas. Tapos magbuha ka pa lang dito sa Canada. Pero pag nalagpasan mo yung mga yan, believe me, you will be strong. Magiging determinado ka sa buhay mo rito sa Canada. At pag nalagpasan mo lahat yun, parang mani na lang, sisiyo na lang yung mga trabaho na may encounter mo dito sa Canada. So yun lang, continue to inspire people. Always be a blessing to other. Mabuhay mga Pilipinas sa anumang panig ng mundo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel, Sir Alfred TV. As sa ating lumalaking Facebook page, Teacher's Notebook. Have a great day and mabuhay. Ay, isa pa pala. Shout out sa mga taga Gapan, Antipolo, Iloilo, Singapore, sa lahat ng ating mga subscribers na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating mga videos. Kila ating nene, kila Atria, kila nanay, kila tatay. Sa aking mga biyanan sa Iloilo, kina Ate Mitch, kina Esther, kila Brad. Salamat sa inyong panonood. I hope marami kayong natutunan sa mga video na pinapalabas ko. At I hope na i-share ko sa inyo yung ganda ng Canada kahit sa videos lang. Have a great day and mabuhay.